kahit bagyang tumaas ang punto sa math at reading, naku po, eh halos kulelat pa rin ang mga estudyanteng Pinoy sa mga subject na yan, pati sa science, kapag ikinumpara sa ibang bansa. Ayon yan sa 2022 Program for International Student Assessment, ang tugon ng DepEd sa pagtutok ni Ian Cruz. Tungkos lang ang pag-uusapan, nag-improve na ng 2 points sa math ang mga estudyanteng Pinoy kumpara noong 2018 base sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA. Pero ang ranking, pang-anim sa pinakamababa sa 81 bansa. 7 puntos naman ang itinaas ng mga estudyanteng Pinoy sa reading kumpara noong 2018. Pero pang-anim din sa kulelat, habang sa science, bumaba pa ang Pilipinas ng 1 puntos at 3 sa pinakakulelat. Ang final score ng Pilipinas, below OECD average pa rin. Dahil 1 taon ng pag-aaral, ang katumbas ng kada 20 puntos. Lumalabas na ilang taong delayed ang pagkatuto ng mga estudyanteng Pinoy. We see that around 5 to 6 years, if we follow their computation, again, with reservation, with caveats po, because we have different pace of learning per countries and economies. Kabilang sa gumugulong ng solusyon ng DepEd, paghahabol sa pag-aaral tuwing Biyernes na hiwalay pa sa regular na klase at pinaigding na pagsasanay sa mga guro. The PISA results lay bare uncomfortable truth. It has shown that a significant majority of our boys and girls fall below the proficiency level required for full participation in society and contributing to nation building. May bago na ring curriculum na unti-unti nang pinatutupad. Bigyan natin ng pagkakataon yung matatag agenda, yung curriculum and other reforms. Ang mga pinuno ng Committee on Basic Education, Senado at Kamara naman, ipinuntong hindi sumansad ang performance ng bansa sa kabila ng pinakamahabang lockdown sa mundo, kaya matagal na walang face-to-face classes. Dagdag pondo sa learning recovery ang isusulong sa Senado. About 10 billion, mas marami tayong batang matuturuan magbasa at magbilang. Sa 2025 na ang susunod na eksaminasyon ng mga estudyante sa PISA, maiksing panahon na lamang para mapangat pa ng husto ang score ng Pilipinas. Pero titiyakin daw ng DepEd na gagawin ang lahat upang mas mapaganda pang performance ng ating mga estudyante. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.